Magandang umaga po mga ka-agri. Charlie Cruz po ng Candice Yung Farm para sa Agrihan Tayo, ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay. Andito po tayo sa manukan ni Sec Onat Katolos. Ngayon, tatalakayin natin yung kanilang pomelo na kumikitang kabuhayan dito sa kanilang manukan. Sek, eto, usapan ng pera-pera. Ito bang ating pomelo, ano ba yung, ano, kailan yung season nila ng pitas? Actually po, November hanggang January pumipitas. Pero natatapat talaga na December dahil malaki ang demand. Dahil New Year, alam mo naman tayo mga Pilipino, bilog. Naghahanap ng bilog na prutas. So ito, Nobyembre, pitas-pitas ka na. Opo. Pero talaga yung peak? December. December. Ngayon ba, paano ba ito? May pumupunta na rito yung buyer o dinadala ninyo? Paano ang sistema ng ano? Meron na pong pumupunta dito, kumukuha. Noon, sa palengke, doon sa pwesto namin, nagdadala kami ng pipeline ilang sako. Pero ngayon, may kumukuha na. Dinadala sa Antipolo, Marikina, tsaka sa Pasig. Eto, no? Kasi ngayon parang ilang years na ito? Mga 7 years na, no? O, bali mag 8 years ngayon. 8 years pa lang. Mag 8 years. Ano ba tingin mo doon sa ating mga puno ngayon? Papik pa o ito na yung kasagad ng bunga nila? Sa tingin ko, kasi taon-taon, dumadami ang bunga nila eh. Papadami. So palagay mo, maski dumami tayo ng, ano, ng bunga, meron pa rin merkado para rito? Meron. Kasi kukunti lang may pumelo dito sa Rizal area eh. Yung pumapupunta ka doon sa Antipolo, Pasig, pag tinanong mo kung saan galing pa sa Mindoro at sa ibang probinsya. Dito sa atin, mas malapit tayo, hindi pa tayo nakakapagdala sa Rizal. Asa ka kumbaga sa no, yung freight cost mo mas mababa. Mas mataas, mababa pag dito sa atin. Asa yung sarap naman niya, pareho rin. Mas masarap dito. Mas masarap pa. Kaya pare ko, ang puno mo rito more or less mga 300. Yeah, opo. On the near future, ano ba balak nyo? Magdagdag pa rito ng puno natin o tama na tayo rito? Tama na dito. Minimaintain na lang namin. Tapos, annually naman, meron kasing namamatay eh. Yung pag medyo nababali yung mga puno, pinapaltan na namin. Dito ba, siyempre, yung Rizal, hindi ba tayo masyado rito sa tanina? Pag nababagyo, hindi naman bagsakin ng bagyo to dito? Hindi naman. Nasubukan namin. Ilang bagyo yung dumating dito. Natapat na may bunga. Hindi naman siya nabali. Kumbaga, may pailan-ilan pero mas nababali pa pagka sa dami ng bunga. Sa dami ng bunga. Hindi nga, no, dito kasi, no, karaniwan, yung bagyo ng bandang duluan, Nobyembre, Disyembre, yan yung malalakas na bagyo eh. So, kaya niya yon. Kaya. Tsaka natatapat talaga na harvest na niya. Harvest niya yun. Oo. Okay, ngayon, dito. Parang do you need to prune? Nag-prune ba kayo rito habang lumalaki sila? Nagpo-pruning po kami. Bali yung mga sanga na tumutubo sa loob, yun talaga tinatanggal. Para medyo clear lang yung loob. Kasi ang bunga niya, puro na parang mangga rin, na parang nakalabas yan. Opo. Ayan, kita nyo naman ha. Ayan po, ang ating ano ng pomelo rito. Ito ulitin ko. Ayan, sabi nga ni Sec Phil, hindi mo na kailangan pumunta ng Davao. Dito lang sa Tanay, masarap na ang pomelo, di ba? Tama po. Pare, halimbawa, ako'y mamimili. Pwede ba magpunta rito sa farm mo at bumili ng pomelo diretso na sa inyo? Marami pong nagpupunta dito dahil nakatikim nga at nalaman na may tanim dito, pupunta dito, bibili ng kahit paunti-unti, binibentahan naman namin para, siyempre, promotion din sa farm. Kasi alam nyo po, itong Tanay po, tourist destination na po ito dito sa parte ng Rizal. Kaya yung mga naedya, mga kaibigan natin na naligaw dyan, kontakin nyo lang po si Sec Onat at nang matikman ninyo gaano kasarap ang pomelo dito po sa Sitio San Piro, Tanay Rizal. Pare, mensahe natin sa mga kung paano kumikita rito sa pag-aalaga ng pomelo. Kagaya nga po ng napag-usapan natin kanina, in-encourage din namin na yung mga kapwa natin nagsasabong na pagsabayin ng agrikultura sa farm. Malaking bagay po ito, nakakatulong po yung extra income sa farm sa pagtatanim ng ating iba't ibang, hindi lang pomelo o yung iba't ibang mga fruit bearing o yung siguro high value crops. Ayan po, si Sec Onat po, pinaunlakan tayo dito sa Kinasec Farm at nakita natin yung kanilang mga pomelo sa loob ng kanyang manukan. Muli po, ito po si Charlie Cruz ng Candice Yung Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV
at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay.